Hi, good afternoon, everyone, and welcome to my vlog. So ngayon ay nandito ako sa bahay ng aking kaibigan at kami ay magluluto ng aming pananghalian. So ang akin lulutuin ay ang seafoods a la Cameroon. O ang tahong na tinatawag, ayan. Ang siling dahon. Siyempre, may kasama po siyang sweet corn. Ang squid balls at ang sili. So, hindi na po namin kinaya ang squid na bumili kasi mahal po. So, pwede na rin po itong squid balls kasi malalasahan natin na meron tayong squid sa ating niluto. Sabi, meron po rin tayo na Del Monte tomato face. Ang paprika at saka ang sili po na ayan, nakikita po nyo ang siling ito na napakahanghang. Siyempre may bawang, sibuyas at ang pampalasa ang North Cubes Chicken. Ayan. So hindi po kawali ang aming gagamitin isang karisirola kasi hindi po ito magkakasya kung kawali po ang gagamitin namin. Nasusunog. So yan, nausok-usok na po ang ating anong tawag dito? Kasirola. Ang kasirola, so susunod na po natin ang mantika. Ayan. Medyo umuusok na po. So unahin po natin na ilagay ang bawang, syempre bawang. Di ba? Napakasarap pag maraming bawang. So, yan. Okay. Sikapin po natin na medyo mapula-pula ang bawang para mas masarap. Ayan. Maamoy na po ang lasa. Diyos ko, gutom na ang inibana. Ayan. Hey, Eda. Hello, Eda. Ayan. Kung hindi po dito. Parang nasa chimenea. Ha? At syempre, susunod po natin ang sibuyas. Ayan ang sibuyas. Niluluto po ko ni ngayong hapon na ito o tanghalian ay seafood a la Kemi. Hobo? Ay, naku, ini. Ayan, nangangamoy na. Sarap-sarap. Siyempre, isusunod natin ang hipon. Ayan, sakasarap ang hipon. Bang, sarap-sarap. Bango! Ayan. Napupulihin lang natin yan. At siyempre, lalagyan natin ang pampasarap. Ito ang pamintang durog. Ayan, pamintang durog. Ayan. Actually, sa mga ibang mga magluluto ko, pag ginagamit na lang ang mantika ay isang margarine para magbasa po. Ako nabili kanina, nalimutan ko. So, kahit yung mantika na lang po ordinary. Ano? So, ayan po. Kita ninyo. Mapula na. So, isasama po natin ang squid ball. Ayan, squid ball. And a sweet ball. Ayan. Ayan.
Siyempre, ikasama na natin itong mais sa sweet corn. Ayan. Siyempre, nalagay na natin ang tomato paste. Ilagay na natin lahat. Ayan. Sarap-sarap. Bisko. Talagang mapaparami na naman akong kumain ito. At syempre lalagyan natin ang tubig. Ayan. Ayan. Tubig. Sarap. Ayan. Napakasarap. Siyempre, ang flavored chicken ang lalagyan natin, ano? Okay. So, papakuluin lang po natin ng konti para ilagay. Hayan! Kumulo na. So, ang pinaka-pinali na ilalagay natin ay ang tahong. Yan, tahong. So, sa tahong naman, medyo tatagalan natin ng konti. Kasi sinasabi nila na ini-steam lang ito. Pero para sa akin, lulutuin ito ng konti para hindi maging masama ang ating sigmura pag kinain. Sensitive ang aking bito kapag ito ay hilaw. Kaya yan. Ito na ninyo mga kaibigan na napakasarap. Ang seafood a la keme. Sarap. Ayan, mga kabeshiwa. Pakikita nyo napakasarap. Grabe. Hindi mo mawala. Alam niyo po na hindi naman ako mahilig talaga sa mahanghang. Pero aywan ko kung bakit kapag may sili talaga masarap kainin. Lalong-lalo na po pag seafoods. Kaya ilagay na po natin ang apat na siling green. Ayan! Sarap! Wow! At syempre, mas masarap pag may dako ng sili. Talaga naman napakasarap nito. Oh, Diyos ko! So, sa aking mga kabeshi dyan, sa aking mga followers, ayan. Tingnan nyo sa simpleng lutuin ito. Talagang makakatikim na kayo ng seafoods a la keme. Ayan. So, sa halaga pong 700, meron na po kayo nito. Meron pong hipon, tahong, at kung ano-ano po po. Ayan, Diyos ko, napakasarap. So, hahanguin ko na po mga kaibigan. At mamaya pa lamang po ay kakain na kami sabay-sabay. Kaya kita-kita po tayo. Hindi na ako gagamit ng plato. So, banana leaves. Ayan. So, idadarang po natin sa... So, idadarang po natin sa init para naman po mas maganda. Oh, di ba? So, sino po nakaka-relate nito? Sa probinsya. Ayan. Ayan. Diba? Hindi na po uso ang mga plato ngayon. Ang kailangan natin ay banana leaves at kamayan! Let's go! So, nire-ready ko na. Mamaya-maya ay talagang kami kakain ng kamayan na. Sa probinsya ko, kumain.
mo. Ay pa. Ayan. Mga tuta. Tala. Uy! Lumas! Lumas! Ayan. Medyo po na sulong. Ang kanin. Hindi ko pa nakita talaga. Sorry po! Sarap nito, Diyos ko. So ayan po ang aming kakainin ngayon. Napakasarap. Napakasarap po. Ayan, napakasarap. Diyos ko. Ayan. So kakain kaming apat lamang. Si Jessa. Jessa. Eda. Ayan po. Ayan si Kuya. At si Baby. Ayan, kain tayo. Diyos ko. Ayan. Ubus. Tatlo lang kami kumakain. My God. Kagagandang babae. Tignan nyo. Hello, Jessa. Kagaganda pero bitukan lalaki naman. Oh, Diyos ko. Ah, ah. May naman eh. Ibig sabihin masarap ang luto ng inay barak. Ito da. Aba, matabis ang ano ah. Mangga, sarap. So matamis po, kahit nakikita niyo na kulay green pa lang, matamis po. Kasi ito po hinog sa puno. Yan, ilapit pa puno. After all, after all. Hindi, separate naman yun. Hindi, nakain ng tulong. Kaya nga, magkamahal mga nga. Hindi, nakain ng tulong sa iba eh. Diyan may lagay mo. Sayang naman. Kasi bukod pa na sa may chili ko, kasi mayroon pang feeling babae. Maha nga. Ito pa po. Naku, sumabi ko na, Jessa. Pakilibang po na sa'yo. Ay, Spar! Ay! Ano? Ay, Spar! Ay, Spar! Ay, Spar! Ha? Nakakain na ano po pagkain eh. Ano po, Mr. Bobo? Ano pa, Magka? Sa? Mangga, ang tamis. Ah, ah. Ito, oh, pasyente lang. Eh. Mangga, kinalabaw. Pico. Ano yan? Pico yan. Mangga, pico pala po. Sarap. Ay, sarap. Ito. Oh, nakain niya! Nakain niya! Ay, baga! Taga, napakaganda po! Ano na lang ito? Diyos ko! Sinuli mo? Ano? Ayaw niya. Nakain niya! So ang tubig po dito sa probinsya ay napaka tamis. Tamis po talaga. Iba po ang tubig talaga sa bayan kaysa sa bukit. Manamis-tamis! Para may asukal!
So busog po kami magkakaibigan sa pagkain ng aming niluto ngayon tanong niyan. So hanggang dito na lang po ang aking pabablog at sa susunod po nating pagkikita muli. Kaya paalam muna dyan! Bye-bye!